Ang LeadSec ay subsidiary o pag-aari ng Leeds Agricultural Products Corporation na isang 100% Filipino-owned company. Ito ay may 22 years na track record sa industriya ng agrikultura. Paano nabuo ang LeadSec Corporation? Kasi ang aming chairman na si Fernando Malveda ay gustong makipag-contribute sa modernization o mechanization ng industriya ng agrikultura, kaya siya naghanap ng joint venture na construction company na merong linya ng mga agricultural machineries. Ito na nga yung Zoomlion. Ngayon po ay nasa Tarlac tayo at ng produkto na nasa likod ko po ay isa sa bestseller ng LeadSec Corporation, ang FMC88 o ang Rice Combine Harvester na siyang mechanized na nag-harvest sa ating mga. Malaki o malapad ang kanyang threshing drum. Kaya sila nagsasabi na malinis yung lumalabas na palay. Hindi lang malapad, kundi dual stage. Nag-re-retresho. Kaya yung mga dumi, yun lang talaga ang lumalabas sa likod at ang nakikita lang natin sa sako yung mga grains. Ano ang advantage? Mataas ang recovery at mababa ang losses. Pangalawa, ang ground clearance niya. Kung mapapansin nyo, mataas ang ground clearance. 0.325 meters. So, hindi sila mag-aalala na mabalaho yung makinarya sa bukid. Pangatlo, yung kanyang cutting width, 2 meters or 10 rows ng palay ang kanyang kayang anihin bawat arangkada. So, dahil dito, ang isang hektara kayang tapusin ng isa't kalahating oras sa hanggang dalawang oras. Pang-apat, value for money. Ang halaga ng FMC88 nasa 1.6 million, pero makukuha natin pabalik yung investment in 1.5 to 2 years. At kung wala tayong pambayad, kaya namin silang i-finance at competitive interest rates. Panglima ho, peace of mind. Bakit? Kasi may warranty period siyang 1,000 hours o isang taon simula pagkabili, whichever comes first. Kung ikukumpara natin sila sa manual harvesting, ang laki ho ng minura ng mechanical harvesting. Bakit ho? Sa manual harvesting ho, ang babayaran mo sa tao para lang igapa 10,000, tapos magbibigay ka pa ulit ng 10% sa threshing. So all in all, that's 20,000 per hectare. Pero ho dito sa rice combine harvester, paglabas ho ng inyong produce, naka-thresh na ho siya. So ngayon ho, ang rates pinakamababa, may naririnig ako, 8%. So kung 100 kabano ang naani natin sa isang hektarya, parang 8,000 lang ho yun. So nakatipid ho kayo ng 12,000 pesos kada hektarya. Ang kagandahan sa LeadSec Corporation, meron din siyang ino-offer na mechanical dryer. Dalawang klase, katulad ng nasa likod ko, stationary, tsaka meron din siyang mobile dryer. Ang Pilipinas ho kasi merong ina-estimate na 15% losses during post-harvest. Ito po yung pagkatapos umani. Kasi po tayo, mga Pilipino, nagbibilad lang tayo or nagdadry tayo ng mga produce natin sa kalsada. Mataas po ang losses doon. So, yung mga farmer na bumibili ng mechanical dryer, halo zero na po yung post-harvest losses nila. So, andito po tayo ngayon sa warehouse ng LeadSec sa Tarlac. Makikita nyo po sa tabi ko, isang highly recommended na machine ng LeadSec, which is rice transplanter. From the name itself, nagtatanim siya ng palay through mechanization. Kasi pag sa magtatanim kasi, kailangan ng mga 12 to 15 people sa isang hektarya. So ang advantage nitong product na to, kaya ng mga kahit 4 na tao o kaya 5. Hindi naman siya lumalayo sa manual na planting. Same lang ng distance, same ng number of rows. Tapos maganda, mabilis siya, tapos very efficient and effective. Ang future plan ho namin para mas lalong mapakita sa inyo yung ma-showcase ang aming brand tsaka yung makinarya. Plano ho namin magtayo ng isang drying facility sa Laguna, 10 mechanical dryers, i-showcase din yung combine harvesters, yung transplanters, yung tractors. At sa lalong madaling panahon, plano namin magkaroon ng assembly line dito sa Pilipinas. Ibig sabihin ho, hindi na natin siya i-import dito. Dito na natin gagawin.